Basam masyayak di hawasai. Basam masyayak di hawasai. Basam rauka kadas. Basam rauka kadas. Yaman. Ngayon ang topic natin. How can a person obtain material blessing? Paano makakamit? Paano makakamit ng isang tao ang mga material na pagpapala? Level 2, resource level. Dito nagtapos ang level 2. Kasi naabot lang tayo sa lesson 12. Bawat level, lesson 1 to 12, kasi 12 lang. So, natapos na ninyo ang level 2. Kailan wala pa kayo sa level 1. I-review natin level 1. 306 level yun eh. Tapos sa bawat level, may mga certificate kayo. Yan. So, how can a person obtain material blessing? Paano makakamit ng isang tao ang mga material na pagpapala? Yan. Dito natin ha. Kasi pag may blessing, may sahod na laki, opos. Parang ang labas niya, 1 millionaire, kinabukasan, profit na. Yan ang mayari. Wala sa aral. Hindi talaga alam kung ano ang dapat gagawin. Basa! Proverbs chapter 10 verse 13. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Matulog ka ng matulog, at ikay maghihira. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisika. Bakit mayroong mahirap at bakit mayroong mayaman? Kasi sa mga mahirap, ang ugali niya, tulog. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap. Puro tulog. Kasi tamad, batugan. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ika'y nasisikap. Yan. Proverbs yan ha, chapter 20, verse 13. Salita po yan ng alahayam. Na ang mga tamad, wala talagang pagpapala yan. Yung mga tamad na panay tulog ng tulog lang. Basa. Introduction. There is a saying, mercy is an alahayam, deed is a man. May kasabihan, nasa alahayam ang awa, nasa tao ang gawa. Diba, madalas expression to. Pero hindi, ang tinutukoy nyo, hindi to spiritual salvation ha. Physical to. Pero ang iba, akala nila spiritual salvation to. Nasa alahayam ang awa. Nasa tao ang gawa. Yes. Ngayon kung hindi ka gumawa, gutom ang abutin mo. Amang sa buhay. Sa English, mercy is in alahayam. It is in man. Nasa tao ang gawa. Yes. Yan. Basa. It does not mean spiritual salvation. What is referred to in the saying is physical salvation for material things. Hindi ito nangangahulugan sa kaligtasang espiritual. Ang tinutukoy sa kasabihang ito ay sa kaligtasang physical para sa material na bagay. Physical salvation to sa ating physical body, hindi sa ating spiritual body, which is our soul. Kasi ang ating kaluluwa, spiritual body natin, si King Yahawah Shai na po. Yahawah Shai Hamashiach ang gumawa sa ating kaligtasan. Siya. I-promise na yan ni Abba Yahawah kay Adan. Sabi niya kapag magkatawang tao siya, mag-sheet siya ng blood.
makabalik kayo sa gating umidin, hindi lang kayo ang inyong mga salinlahe na naniniwala sa akin. Yung naniniwala sa kanya na salinlahe, pero hindi niniwala eh. Yun, yan. So, ang salvation sa espiritual, sa ating kaluluwa, hindi natin gawan. Pero ang sa physical na kaligtasan, para makaganon, para may ganon, gawa ka talaga, trabaho din yun. Yan po. Kasi kung hindi ka magtrabaho, umasa ka ng umasa, buto ka buti mo. Pabasa. Proverbs 16:26. He that laboreth, laboreth for himself, for his mouth craveth it for him. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang butong ay bigyang ng lunas. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap. Magsikap talaga upang ang butong ay bigyan ng lunas. Actually, si Adan, si Eva, yung nandoon pa sila sa Garden of Eden, hindi sila nagugutom, hindi sila nauhaw. Pero, pwede sila makakain ng mga prutas doon. Except sa prutas nga nasa gitna ng garden. Yung tinawag na the tree of life, ano? The tree of knowledge, good and evil. Nandoon rin ang the tree of life. Nandoon ba ang ibang mga prutas na pwede kainin nila except lang sa tree of knowledge doon ang level. Pero nakita ko ibang nag-research, ang sabi ng iba, lansunis daw. Yung isang foreigner nakita ko, nag-explain siya, Garden of Eden is in Philippines. Tapos ang kinain na rin ang lansunis. Pero ang iba naman, hindi, yung ano, yung matagungan ng matan. Kalupi. Kalapit. Oh. So, divided into two ang ano nila. So, ngayon, yung nagkasala na sila, magugutom na. Kasi yung paglabas nila sa Garden of Eden, after 30 days, patay sila. Dalawa. Hindi sila, gutom sila. Para sila makain. Eh, hindi sila marunong magtingin na makain doon ang ato. Pinuhay sila ulit. Pero yung nandoon pa sila sa Garden of Eden, makikita nila ang langit up to 7 heaven. Makita nila ang mga hangin nag-worship, sinabayan na mag-worship. Sabayan nag-worship. Pero ngayon, ang palingin natin hanggang dyan sa alapaat lang, sa first heaven lang tingin natin. Hindi na natin makita ang 7 heaven up to 7 heaven. May iksin ng paningin natin. Pero ang original eh, silang alay iba, up to 7 heaven nung kita nila. Sabay sila mag Point number one. Why other people no material blessing? Bakit ang ibang tao ay walang pagpapalang material. Yung iba ha, ang iba meron naman. Ang iba wala. Bakit? Ano bang dahilan? Na bakit ang iba may material na piece, ang iba wala? Anong pagkakaiba? Eto, basa. Proverbs 21 verse 25. The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Gutom ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Oh, yan. Bakit ang iba walang material blessing, ang iba meron, ano ang ugali sa taong walang blessing? Masakit sa bato. Ano yan? Batugan. Batugan. Sabay-sabay. Batugan. Hindi ko katabi. Ito ano yan? Ay, nag-init pa ng init. Hindi man ang kain na totoo.
Proverbs 19:24. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasupo dahil sa katamaran. Ano sabi sa Proverbs 19:24? Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasupo dahil sa katamaran. Pero po ha, nandyan ang pagkain sa pinggan, pero halos hindi pa makasupo dahil sa katamaran. Grabe, grabe talaga ang pagkabatugan. Pero mayroon talaga ang tao gano'n. That's why, yung nag-drive ako ng taxi, sabi ko sa isang babae, anong gusto mo sa lalaki ang maging asawa mo? Dahil alam ko, single na tao, gusto ko yung hard work yan ng lalaki. Ayaw ko ng nagtatugan. Walang kinabukasan ang aming buhay. At saka, magkaanak rin kami na mana rin sa kanyang batugan. Kasi nagmana-mana yan eh. So gusto ko yung lalaki na hard worker para mga anak namin hard worker din. E paano mo malaman? Ay, kailangan mag-ano muna kami ng mga almost 1 year para malaman kung character na. Hindi yung basta-basta na kilala ko after this week, asal na kami agad. Hindi ko pa kilala ang lahat niya. Ganun. Tama yung babae, naisip. So mahirap makapag-asawa ka ng batugan. Pag ang asawa mo yung babae, batugan, patung-patung ang pinggan, walang bukas. Ang bahay mo, walang walis, pati sa labas. Walang walis. Mas mainam tulungan ang mga taong tinutulungan ang sarili nila kesa tulungan ang mga tamad at umaasa lang lagi sa iba. Wala kang ganang tumulong sa mga tamad kasi umaasa lang sa'yo lagi yan eh. Mas mainam tulungan mo yung mga taong tinutulungan niya ang sarili niya. Na nagkaroon lang, nagkataon lang, nagipinda, alam mo, masiba siya. Kasi tama yung mga karakter ng mga tao. Pangalawa, why other people work, but still have no material blessing? Bakit ang ibang tao ay trabaho ng trabaho, ngunit wala pa rin ang papalang material. Ito, hindi na patugan ha? Hindi na siya patugan. Pero bakit mahirap pa rin? Ito, basa. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatakbo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Walang prayer sa paghingi sa ating Creator, sa ating Aba Yahawa ang hayag. Dapat pala, kahit masipag na masipag ka, pero kailangan prayer ka rin sa kanya. Aba Yahawa ang hayag. Ito yung gusto ko. Kabawin ko to, pero I ask permission from you. Kailangan meron kang prayer talaga. Ang iba, walang prayer. Trabaho, walang panalangin. Wala rin.
Ito ha, may sinabi dito, basa. John chapter 16 verse 24. Hitherto have ye asked nothing in my name, as any shall receive, that your joy may be full. Hanggang ngayon, wala pa kayong hiningi sa kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Oh, ano sabi? Wala pa kasing hiningi sa pamagitan ng kanyang pangalan, Yahweh Shai. O hindi siya humingi sa Aba Yahweh sa pangalan ni Yahweh Shai. Kasi pag hindi humingi, ay hindi yan. Dapat hindi talaga. Oh. Hanggang ngayon, wala pa kayong hiningi sa kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Siyempre, pag may humingi, saan humingi? Sa kapwa tao, hindi. Sa alahayang humingi. Sa pangalan ni Masaya, Kihawasay. Yan. Oh, pangatlong punto. Why did someone else ask alahayam, but no material blessing came? Bakit ang iba tao ay humingi sa alahayam? Humingi na siya, ngunit walang dumarating na pagpapala material. Humingi na sa alahayam, bigyan mo ako sa manala ni Masyadya. Wala pa rin, mayroong pang problema. Ito. Malachi chapter 3 verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat and mine in mine house, and prove me now where herewith, saith the Yahweh of hosts. If it will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive. Tagalogin natin ha. Sa Tagalog tayo, para malinaw. Basa. Malakya stress just. Dalhinin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ni Yahweh upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. Sumbukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi, kung bubuksan ang mga bintana ng langit at ibo sa inyo, ang masaganang magpapala. Naghingi na. Nanalangin, naghingi. Masipag. Pero hindi nagtatayos. Wala pa rin. Ayan. Ang sipag magtrabaho. Ang sipag panalangin. Walang blessing. Walang tayos. Kasi, hindi pa pa rin. Kasi hindi nagtayos. Sabi ng isa, nag-isang Mario na wala ito, ay hindi ma, ano niya, masunod, nasunod niya. Siyempre, hindi naman, saan ba ang tayo babasihan? Di ba sa trabaho naman eh? Hindi naiintindihan, ang tithe, ikasampung bahagi yan sa kinikita. Trabaho man, bigay man, basta may dumating na pira sa'yo. Halimbawa, may natinado sa'yo. O, yung 10% doon, may napulot ka sa kasada. Yung 10% doon, bigay mo. Lahat ng pirang dumating mo, sa anong paraan, sa sahod, maghindi. Wala akong trabaho. Hindi ko mag-tithe. Sa isang buwan, may natanggap na bang pera? Mayroon, may nagregalo sa akin. Magkano? 10,000. Nag-tithe ka? Hindi. Walang trabaho eh. Mali. Yung 10,000 mo, may tithe na yun. 1,000. Basta, anong perang meron ka, ang 10%, bigay mo talaga yan sa alahayang. Dahil, siya po ang sabi nito, dalhinin nyo ng buong buwak inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ni Yahweh. Saan ba ang tahanan ni Yahweh? Sa Block 7, Lot 83, Green Race, Pisto, Rodriguez, Rizal. Yan. O pang matubunan o pangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan sa langit,
At ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinabi niya, sinungaling ba si Aba Yahawa? Salita niya po eh. Ngayon, kung hindi mo sundin ito, ano ba na pagpapala? Nagtaka ka, maraming pera dumating sa'yo, pero laging ubos, parang ang bulsa mo, sa pantalon mo, butas. Kasi hindi nagtatahit. Kung magsimba man, magbigay lang 20. Offering lang, hindi tahit. Yan, hirap ang buhay. Yan ang dapat ma-educate ang lahat. Kasi ang pagtatahit, yun ang isa yung pagsunod sa kanyang salita. Ngayon, basa. Proverbs 11 verse 24, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Ang tao na pagbigay ay nanyumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Pero ma, ang nagbibigay, lalong yumayaman, pero ang tikom na kamay, naghihirap. Parang kung i-analyze mo sa yung natural understanding, parang palit ka. Nagbibigay ka na wala sa'yo, pero yumaman ka. Palit yung ikaw naman ang tikom. Wala. Kasi yung tinutukoy bigay doon, tuurong sa asimble, sa tahanan niya. Hindi yung magbibigay niya saan-saan lang na ano. Iba yun. Ang tinutukoy ng asimble siya, ibigay doon sa asimble. Sa Block 7, Lot 83. Gendres. Jika. Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, Montalban. Jikas. Oy, pasok niyo sa Jikas. Na 091867. Kompleto. Oh, hindi yung kahit saan-saan pamimigay mo. Hindi yun. Usapan dito, tinitikot. Tinutukoy yung mapagbigay ka dito yun, o. Oh. Dalingin nyo ang bumbol nito po. Kasi po, o. Oh. Oh. Subukin ninyo sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang duringalan sa langit at ito po sa inyo ang masagin. Ganang pagpapala, hindi tayo tikom sa kamay sa patungkol sa gawain, sa ministry, sa assembly, kasi nakailangan yun. Kasi kung lahat ng member, ito lahat ng pastor full time na to eh. Ito dapat magtrabaho. Oo, oh, pastor buddy. Kaya na buhay din tayo sa mga tayo sa operin nyo. Pastor Blake, Pastor Richard. Kaya na, mag-full-time na kami. Pero kung kulang, halos kinukulang, ako na lang ang full-time. Sila nagtrabaho. Yan ang nangyari. Pang-apat. Why do other people ask alahaya and give tithes but still do not have material blessings? O, pero ma, Tagalog, bakit ang ibang taong humihingi sa alahaya, mungkin isa, nagbibigay naman ng kasampo, ngunit wala pa rin pagpapalang material? Wala pa rin. Nagtayos na, nanalangin, humihingi. Masipag naman siya, hindi naman siya matunggan. Pero bakit? Wala pa rin. Pero nagtatayos siya. Hindi yun, dahilan pagtatayos mo. Aba, nagsinungaling si Aba Yahawa. Hindi. Mayroon lang talagang problema sa'yo. Basa. James chapter 4, verse 3. Ye ask and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. O, yan pala. Nagtatayos ka, humingi ka, masipag ka, hindi ka matunggan, pero walang blessing. Kasi ang perang meron ka, mapunta lang sa kalayawan. Mapunta lang sa hindi tama.
ang layunin. Yung kalayawan, na sige, mag-picnic tayo, mag-overnight, dito tayo, puro kalayawan, sige, galagala tayo, puro pasya-pasya. Yan ang problema. Wala nang panahon sa pagsimba. Pagsimba lang, ang tithe ay papadala lang sa kapatiran. Yes, dalhin yung tithe ko. Oh, para kailangan sa mga pastor o may bishop. Bakit ikaw? Hindi, may lakad ako. Oh, nagtatayos. Pero hindi nagsisimba kasi ang ugali niya ay kalayawan. Tapos, bakit ang dahilan? Nagsimungaling ko kasi masakit ang katawan ko. Bakit ba? Marami ano. Ah, matutuo ka. Wala ka sakit. Yun ang palusot mo. Matutuo may kasakit ka na tuloy. Ay, ano mangyari pag na-hospital ka, naubos mong kalating milyon kasi grabe ang sakit mo. Walang pagpapala. Nagtatayot siya na. Dahil sa kalayawan, nagsinungaling ba? Bakit kasi hindi nakapagsimba? Bakit ka, brad, hindi ka magsimba? Kasi may sakit ako eh. Pero totoo, wala namang sakit. Gusto lang magkala. Gusto lang may ibang puntahan. Na araw yung pagsamba. Ang nangyari, ah, sige, nahanap ko pala ang espiritu ng sakit. Kaya kita ng sakit. So, ang kira niya, naubos. Napunta sa ospital. Ang doktor ang lumayaman. Ang parmasya ang lumayaman. Yun! Hindi mo pagbintangan, nagtatay sa makuha. Bakit wala akong blessing? Humingi naman ko, bakit wala akong blessing? Masipag naman ko. Bakit wala blessing? Kasi ang layunin mo pag may pira, wala ka ng panahon sa pagsimba, puro ka lang gala-gala, puro lang kalayawan ang ginatupag mo. Gala pa more. Yan ang mangyari. Wala pa ang blessing, hindi na sumisipot. Lalo na may blessing yan, hindi na sumisipot. Wala nang panahon sa pagsipot. Pero may tatasin, papadala na lang. O dumaan na lang si ibang araw. O isang na dito yung tayo ko. Bakit sa sabado? May lakad ako. Tingnan mo. Masaway pa rin. Ay. Naitindihan niyo? Yes. Basa. 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Hindi tayo nagtatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Yan. Kung ayon sa Kanyang kalooban. Kinakailangan kalooban niya ang masunod, ang susundin natin. Nag-tides ka, masipag ka, humingi ka, pero bakit wala pa rin pagpapala? Kasi hindi kalooban niya ang sinunod, kalooban mo. Kalooban ko, ayaw mo na akong magsimba ngayon. Marami kong lakad. Tinanong ka, ano mga, nasasakit kasi ako. Kasi na malimba. Ang daming mga palusok. Kasi gusto niyang kalayawan lagi ang pinupuntahan. Hindi sa kalooban ni Aba Yahawa, kundi kalooban na niya. Walang blessing ka rin. Pero tighter yan ha. Sa bawat pagpapagal sa pagsusunod sa kalooban ng alahayam ay mayroong pagpapala. Kung ganoon, ang pagpapala ay hindi basta na lamang dumarating sa atin. Ito ay may kalakip na pagpapagal sa pamamagitan ng pagtatrabaho at paglilingkod sa Kanya. Kung ang kaligtasan ay walang bayad, ang paglilingkod ay may pagpapagal. Ang paglilingkod ay may pagpapagal. Pero ang kaligtasan walang bayad sa ating kaluluwa, ha? Hindi sa physical body. Kaluluwa. Pero ang paglilingkod may pagpapagal. That's why kailangan sumipot ka talaga sa araw ng Sabat. Kasi batas po niya yan, sa araw ng Sabat nandoon tayo. Bakit saan ka ba sa araw ng Sabat? Sabat pahinga yan eh. Siya ba yahawa nga, nagpahinga siya?
Sa totoo, hindi naman siya kailang mapahinga kasi hindi naman napapagod yan eh. Alahayan yan eh. Pero nagbigay siya ng example sa atin, pero tayo hindi tayo sumunod sa example niya. Yan ang nangyayari. Ang mga kabataan, hindi naman kapagsimba kasi puyat magdamag sa Biyernes. Pagdating sa umaga, hindi makasimba. Kalooban niya ang nasunod, hindi kalooban niya abay hawa. Mali. Mali, mali. Basa. Marami ang nag-aakala na ang sagot sa problema ay anang pera ay dagdag kita. Ang hindi nila naiintindihan na kahit 1,000,000 pa ang kinikita mo buwan-buwan at kung ang gastos mo naman ay higit pa sa 1,000,000 buwan-buwan, wala rin siyang natitirang pera. Mahirap pa rin ang kalagayan ng kanyang buhay at lumbog sa utang. Yan. Kita mo ha? Pero mo ha, buwan-buwan ang kita niya sa negosyo 1,000,000. Pinakamalaki na yan ha. Pero ang gastusin naman niya sa isang buwan, mahigit pa sa 1,000,000. O anong sobra doon? Eh, case utang. Nangungutang pa siya. Negative. Dahil kinukulang ang kanyang gastos. Ang income niya buwan-buwan 1,000,000, magastos naman siya ng more than 1,000,000. Saan niya kinukuha ang ibang gastos? Sa utang. Wala, talaga hindi ginamit ang dito. Ang ginamit, wait. Wait ang ginamit. Yan na, pag dumating ang blessing, duwandas agad sa pera. Saglit lang duwandasin yun, yung 5 million. Araw-araw, 1 million. Limang araw lang, tapos na ang 5 million mo. May utang ka pa. Kasi hindi gaya mga dito, walang prayer, walang guidance. Hindi dito ginamit, ang ginamit wait. Basa! Kaya nga, dapat bakit mo na ayusin ang gastusin bago ang kikitain? Kailangan ang mga gastusin ay mababa kaysa kinikita para makaipon. Kasabay ng pananatili sa paggastos ay mga pangunahing pangailangan lamang. Yung dating gastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan tulad ng mga bisyo at gastusin sa pagkakabakasyon ng buong pamilya at paglilibang. Pagsiswimming, ang mga gastusin na yan ay maaring ilagay na lamang sa ipon. Kapag marami na ang naipon, makapagpundar na ng isang negosyo na kayang pamamahalaan. Oh, yan. Ano saan yung kapatahan ito? Saan lang yun eh? Yes. Puro kayo. So, ano na yun? Yung mga bata, kayong mahilig pa naman pera, puro na ligo agad gusto ninyo. Swimming agad. Nandito yung swimming, nakalagay oh. Ah, ulitin ko ah, makinig kayo ah. Kaya nga, dapat munang ayusin ang gastusin bago ang kinikit, ang kikitain. Kailangan ang mga gastusin ay mababa kaysa kinita para makaipon. Halimbawa, ang income mo araw-araw, kailangan may matira, hindi yung sumubra ang gastos mo sa income mo. O, laging deficit. Saan mo kukunin ang kulang? Sa utang. Mangungutang ka naman. So, yan ang poverty mentality. Lubog sa utang. Mamatay ka na lang, wala kang naipon, mamatay ka na lang, mahirap ka pa rin. Hindi ginamit ang dito. Kailangan mayroong ipon. Hindi yung income mo, ipaano kasi kulang eh. Aba, masyadong magara pa yung mga bibili siguro, mga mahalin pagkain, bilihin. Hindi na kailangan mamahalin. Kasabay sa pananatili sa paggastos ay mga pangunahing pangailangan lamang. Pero iba na ubos sa mga load.
Nangungutang na lang para magka-load. Wi-Fi. Kasi walang Wi-Fi eh. Nang-load na lang. Puro waldas, mas malaki ang gastos kaysa income. Pag ganyan ang buhay mo, mamamatay kang plome. Oo, nasa atin yung pagpaplano eh. Yung dating gastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Oh, nasaan ba si Lionel? Tulad ng mga bisyo. Bibili ka pa ng alak? Red wine? Hindi naman ito, hindi. Gastos yan eh. At gastos yan sa pagbabakasyon sa buong pamilya. Bakasyon tayo. Oh, may gastos yan. Gastos yan. Oh, paglilibang. Oh, pasyad-pasyad doon sa Lunita. Doon sa ano yun? Lolo doon? Anong pangalan? Tulungan? Pag si Siming, yan! Si Siming agad! Bakit mayroon naman kayo ang karadyan eh? Shower! Pagkakaroon pa! Sa mga gastusin yan! Ang mga gastusin na yan ay maaaring ilagay na lamang sa ipon! Kapag marami ang naipon, makapagpundar na ng isang negosyo na kayang pamalaan. Kasi ang negosyo mo ay kumita yan. Hindi lang trabaho mo, katawan mo nagtrabaho para kumita. Ang pera mo kumita din. Yan ang hindi ginamit. Actually, kung bata ko pa alam, bata pa pa alam ko, naginaw ko ako na noon. Kaso na nalaman ko, matanda na ako eh. Pinag-aralan ko, pinagalitan pa ako. Bakit daw nag-aral ako? Wala pa man ano. Pinagalitan pa ako. O, basa. Ang mga naipon bago magtayo sa isang negosyo na kaniyang na kayang pamamahalaan, una sa lahat, unahin muna na bayaran ang mga utang. Hanggat hindi natin naalis ang ating mga utang, hindi tayo maaaring makapag-ipon ng sobra sa ating kinikita. Kaya't ang dapat nating ayusin ay ang mga utang sa pamamagitan ng pag-adjust sa ating mga gastusin, magagawa natin unti-unti na mababayaran ang ating mga pinagkakautangan. Kapag hindi natin mababayaran ang ating mga utang, sira din ang patotoo natin sa mga tao at wala nang nagtitiwala sa atin. Oh, yan. Dati may utang ka, unti-unti mong bayaran. Kasi hindi ka talaga mapag-ipon hanggat may utang ka. Pero panay mag-utang ka, ugali mo mag-utang, hindi ka talaga makapag-ipon. Kasi ang ipon mo, ibabayad mo sa utang. Walang maipon pag may utang. Kailangan matigil ang utang. Ngayon, kung may utang ka ngayon, babayaran mo na. Pag babayaran, start ng pag-ipon. Yan ang dapat eh. O, basa. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng higit sa ating kailangan ay sa isa ring pagkatali ng kahirapan. Kahit sa mga mamahaling pagkain at mga damit ay dapat mag-adjust rin tayo sa mga ordinaryong pagkain na lamang tulad ng isda, gulay, paminsan-minsan ay manok. At sa mga damit kahit ukay-ukay lang, pwede na. Yung sa damit, ukay-ukay pwede na. Bibili ka pa ng mga damit na mga signature, mga mamahalin. Maraming mga magagandang ukay-ukay ah, na mga imported yan, pero mura lang yan dahil ukay-ukay. Lansahin mo lang na maayos, magbukhang mag-arang damit yan. Pag hindi mo pa pinaplansa yan, at pangit talaga, bulubon. Sa mga pagkain naman, isda, gulay, paminsan-minsan lang manok.
Pero kumahal ang isda, mura ang manok, amang manok na lang lagi. Paminsan-minsan ang isda. Paminsan-minsan. Saan ang mura? Ang tante dito, makatipid. Mura din yun. Oo, ano, uyo. Basta mga walang sakit sa lera at pag-ihi ha. Kasi pag laging uyo, ginamos, naalat yan. Kahit na suyo ba sa may ketchup? Oh, pitsak! Kailangan talaga tipid-tipid para makaipon. Pag walang maipon, hindi ka makapunta ng bunda negosyo. Kasi ang negosyo mo, doon mo kinukuha sa ipon eh. Yun po, para yumaman ang tao. Pero pag puro utang, ang sahod mo ay bayad lang sa utang, mag-utang naman uli. Walang katapusan, yan ang mga poverty mentality. Pag-iisip na ng mga mahirap, hindi talaga yayaman pag gano'n. Anong nangyari? Traffic light. Stop, utang. Sunodan, gastos. Stop, shaving. Oh. Stop ka na, shaving. Sunodan, gastos. Stop, utang. Yan ang traffic light. Ha. Oh, yan. Ah, kaya? Gagawin ito? Stop utang! Mangungutang kasi gusto pang makabili ng masarap na pagkain. Hindi, basta hindi ka lang magugutom. Basta importante, busog ka lang. Huwag kang mangungutang. Slow down gastos. Start saving. Kasi pag wala kang saving, wala kang maipon, wala kang maputang mga negosyo. Basa! Tingnan natin ngayon sa ating sariling listahan kung ano-anong mga gastusin na kailangan natin bawasan o i-adjust. Kung alam na natin ang mga mahalagang gastusin sa maghapon, alam na rin natin kung magkano ang maipon sa bawat araw. Kailangan may listahan sa mga binibili para malaman ang gastos mo, para i-adjust yan. Kasi ang halimbawa, nagtrabaho, ang income ng trabaho, ganito lang. Tapos ang gastos mo sobra sa income sa araw-araw na trabaho, deficit. Kailangan may sobra. Oh. Ang paglilista ay siyang paraan upang malaman natin ang ating gastusin sa isang araw. Kailangan laging may listahan sa bawat araw para ma-monitor ang gastusin sa araw-araw. Kapag maayos na ang gastusin, dagdag kita ang anihin. Yan. Kapag maayos na ang gastusin, dagdag kita ang anihin. Kasi magkano ang gastos mo sa isang araw, tapos ang trabaho, ang asawa mo nagtrabaho, magkanong araw niya, ay ang gastos mo ay mababa sa kinikita, may maipon ka talaga. Pero kung ang gastos mo sumubra sa kinikita, saan mo kunin ang sumbra? Dito sa utang. Yan. Dito rin makakasa utang. Halimbawa, ipalagay na natin ang sa minimum, 15,000 pesos monthly salary. Halimbawa lang yan ha, 15 pesos ang sahod. Minimum yan. 15 pesos ba ang sahod monthly sa mga nagtatrabaho ngayon? Ha? 15,000? 15,000. Mura rin ano sahod. 15,000 yan. Pesos. 15,000 pesos monthly salary. Yun ba ang sa minimum ngayon? Isang sahod? 15,000. Ngayon, magkano ang tithes mo sa 15,000? 1,500 pesos for tithes. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ito, susumpain ka, hirap pa rin ang buhay mo. Eh, sinabi na niya na kailangan may tithes talaga. Eh, hindi lang tithes, may offering pa yan. Iba ang tithes, ibang offering. Magkano ang offering?
Ilagay natin 400 pesos for offering. So, kahit sa offering, kumplito ka na. Tayos mo, sa, ang basihan kasi dito, sa 10% dito, ito. Ang offering kasi, ikaw na magpasya kung magkano ang offering mo. Nasa Corinthian yan, na pasya ka ayon sa loob mo na hindi nabibigatan. Magbigay ka ayon sa puso mo na hindi ka nabibigatan. Offering yan. Ang nagpasya dito, tayo. Pero dito, nakabase talaga sa income dito. Pag hindi natin ito ibibigay, isang pagnanakaw ang ginawa natin. Tayo'y magnanakaw. So, yan. Magkano ang linis? 13,000 net monthly salary. Ito na ang atin, 13,100 ang linis sa kanya. Net income na yan, net monthly salary. Net na. Bawas na ang tayo sa offering. Ito na. Ngayon, ibase natin to sa perdi. Halimbawa, may isang buwan nga, 31 days. So, ang araw niya ay 484 pesos per day for 31 days. Eh, mayroon namang buwan na 30 days lang. O, 500. Sa 30 niya na, i-divide yan, arawan, sa 31 days, ito ang linis. Sa 30 days, kasi may buwan na 30 days, ito, eh sa February, 29 days lang, minsan 28. Oh, lumaki pa dito. Pero ito lang, madalas kasi 30, 31 eh. Ngayon, kailangan ang gastos mo, kailangan mag-gastos ka, 300.